from Jesus in our life. Right? Last week. So, today, I want to go back digging more on that topic. At gusto kong pag-isipan ka natin siyang mabuti. Bakit ba natin kailangan salubungin ang gabi ng Panginoong Jesus personally sa ating buhay? At itong pag-uusapan natin ngayong morning ay tutugtungan pa natin ng isa pang topic para mas lalo pa natin siyang mapag-isipan. And we will give a title to our discussion this morning, When is it time to give up? Kailan ba dapat sumuko? When is it time to surrender? Kailan ba dapat na tumigil na and quit? Maraming pagkakataon may encounter natin yan. As young people, everybody may encounter yan. The truth is, everyone encounters troubles in life. Lahat tayo nakakaranas ng problema sa buhay. We are no exception. Porque bata pa ako, hindi ko concern yan. Hindi porque young people, hindi ka exempted dito. We all experience trouble in different degrees. Everyone encounters problems, adversities, conflicts, and even challenges. Lahat tayo nakakaranas nun. But I want to encourage you by saying, don't give up. Huwag munang sumuko. Just yet. Instead of giving up to your problems, why don't you just give your problems up to God? Pwede ganun ang alternative. Kaysa sumuko ka sa problema mo, pwede namang isuko yung problema sa Panginoon. It may sound a little too simple, pero I want to dig in more, sabi ko nga kanina. Now, it's interesting, ang lagi kong naiisip pag pinag-uusapan ng bagay na ito, I always remember my children, yung mga anak ko. Yung mga anak ko tatlo, I have 3 boys, and these boys, tuwing meron silang problema, kasi mga malilit pa sila, so ang problema nila, nadaba sila, nasaktan sila. Maganda ang problema nila, saya, no? O kaya nag-hang yung computer, may tinapanood sila sa YouTube, ganun ang kasimple problema nila. Every time they encounter something problem them, they will run up to me or to their mom, tapos tatak yun. Isa, wala naman talaga sila problema, pero para lang mapansin sila, gagano sila sa akin kasi magpapahaga. In all village, ang sakit. So ako na, kaya siyempre tatay, dahil napapakitungan ako, kakargayin ko siya. But what's interesting about this, friends, is that, you know, isuman ang itsura natin pag nagpa-praise and worship tayo. What do we do? We do the same gesture. Father, pakarga, please. Hirapan ako eh. Hindi ko ganun yung gesture ng worship. Para kang bata nagpapakarga sa tatay mo. It's usually like that. But like I've said, sometimes it's easy to say this and it may be too simplistic kasi ang katotohanan, hindi lahat ganun ang instant reaction every time they face problem. Hindi lahat ang takpagan sa tatay nila. Marami nga hindi nakaranas magkaroon ng pagmamahal ng tatay kaya nahihirapan sila makarelate doon. Unfortunately, hindi lahat kayang sabihin itong sinasabi ko ngayon, itong pinag-iisipan natin. We see sometimes relationship going wrong. Minsan nag-away lang ng boyfriend at siya ng girlfriend. Ang totoo, narinig natin sa news, relationship gone wrong, nag-leading to suicide. This is true. Alam natin, mayroong mga news na gano'n, di ba? We see miscommunication. Hindi lang nagkaintindihan, miscommunication leading to violence and even death. Di ba, sa campus? Yung mga frat wars na nakikita nyo sa news? Naniwala kayo't hindi? Alam nyo kung saan nagsimula yun? Nagkasamaan lang ng tingin? It's sad. Kagano'n na lang. We see fear and rejection leading to wrong decisions. Kasi na-pressure. Hindi na raw niya ako mamahalin. Pagka hindi ko binigay ang sarili ko sa kanya. And then someone ends up into pregnancy. Someone ends up being a young father at the age of 15, 16. Nangyayari yun. No? Everyone faces adversities in life. Now, before you go to the lowest level, bago kayo pumagsak sa pinakamababa na yun,
naman na meron ng hindi okay. Alam mo na hindi okay. Alam mo na, you know that it's not going to be all right. But before you go there, I want you to consider some things. Una, I want you to consider to remember Grace. Remember Grace, friends. Lagi natin siya naririnig, parang sa Lovin Church, it's like a buzzword. No? Buzzword siya na, teka, sino si Grace? When I say Grace, parang siya yung kinakanta natin kanina. Ending love. No? Kasi ang totoo, it's okay not to be okay. Sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon, sa loob ng ating church, sa loob ng kapatiran nyo dito, ng mga kaibigan nyo, it's okay to be not okay. Okay lang yun. Tanggap ka namin kahit hindi ka okay. You got your family, you got your friends. At kung wala sila, eh sila nga ang problema eh. Kaya nga ayaw sa bahay eh. You know what? You got your second family here in church. It's okay not to be okay, dear friends. Tanggap ka dito. That's about Grace. I remember one time, I was talking to a young person. May kausap ako, may counsel ako na young person sa somewhere in Davao. Tapos pag-upo niya sa akin, siyempre sabi ko, kumusta? So it's our time together. So kumusta? Sabi na sa akin nung young people na to, nung young person na to, lalaki siya. Christian kasi siya. So sagot niya sa akin, ah, kuya, okay na okay ko. Alam mo, by the power of the Holy Spirit, I can conquer all things. Kasi sabi ng Bible, I can do all things to God. Greater is He that is in the greater in the world. Ito, no? So, pero tinignan ko yung record mo, kaya nga tayo may counseling session. Alam ko na naghiwalay yung nanay at tatay mo. Alam ko rin, nakaham. Nakulong yung kuya mo. At dahil doon, alam ko rin na wala kayong pangkayan sa upa nyo sa bahay and you're about to be evicted. So, I know that you're not okay. Hindi kuya, kasi bilang Christian, dapat mag-i-dog natin. No, you're missing the point. Sa harapan ng Panginoon, it's okay not to be okay. Right? It's very dangerous to assume na laging matibay ka. It's very dangerous to assume na ikaw ay hindi matitinan. Suddenly, yan na lang bigla, ganun na lang bigla yan. It's very dangerous. Remember Grace. Tingin ko, yan yung isa sa pinakamalakas na kapangyarihan ng Diyos. Offer grace to everyone. Secondly, gusto may paalala, pag nakakaranas ng problems and troubles, don't freak out. Siguro, una sa lahat, don't freak out. Lagi kong sinasabi, pag nalulunod ka na, sa dami mong iniintindi at iniisip, ang unang-una mong gagawin, alam mo kung ano? Huminga ng malalim. Huminga ng malalim. Don't freak out. It's not hopeless. And by the way, guys, don't get drunk. No? No? Lumayo muna sa Tanduay at saka sa Red Horse. No? Hindi pa yun yung panahon para ilabas yun. Huminga muna ng malalim. Don't get drunk. Do not rebel out. No, huwag magwala, in short. Don't give up. Hindi pa hopeless ang situation. Because my third reminder when you encounter problems is that when all else fails, pag lahat na biguna, when all else fails, God won't fail. Pag lahat, eh kuya, tinry ko na lahat eh. Lahat sinubukan ko na, talagang wala. Huwag kang mag-alala. Don't freak out. Tingnan ng malalim. Because when all else fails, God won't. Romans chapter 8, verse 32 says, God did not keep back His own Son, but He gave Him for us. If God did this, won't He freely give us everything else? Particularly, gusto ko yung version nito ng kaibigan ko. Tina-translation ng kaibigan ko. Sabi ko, favorite yung translation niya. Maniwala kayo hindi dito sa verse nito. Sabi ng verse kasi, di ba? God did not keep back His own Son, but He gave it to us freely. Ang sinasabi niya dito, sabi ng friend ko, kung ang anak nga ni Lord, hindi niya ipinagkain. No? Hindi niya hinuntak sa atin.
na ibigay niya? Ano kaya ang hindi niya kayang ibigay sa'yo? So pagka malaking-malaking problema mo, diba, ano ang hindi kayang solusyon na, kayang, na hindi kayang ibigay ng Diyos sa'yo? Anak nga niya na ibigay niya. In short, ang version niya ng Romans 8:32, so ano problema mo? Diba sinasabi niya? Bago ka mag... Kantara pa dyan, bago ka gumapang, si Lord nga ibigay yung sanya. Tapos nag-aalala ka, nag-freak out ka. Ano problema mo? Relax. And let me end here, since we are not, we do not have the privilege to go outside. I want to make this remark. I want to, for us to see some photos, kasi wala tayong privilege to go out. I want us to consider all things around us, all things creation. If we can flash a photo of the universe, please. If we consider the universe, lahat ng detail ng stars, lahat ng detail ng systems of the universe, galaxies, everything is there. If we consider the details of the seas, of the mountains, lahat yun makikita natin. Being created powerfully, mightily by the hand of God. Pag tinignan nyo yung solar system, sabi nyo, bakit hindi nagkakabangga-bangga yung stars? The sun is always in place. We know that there's a hand na kumikilos doon. Pag tinignan natin yung creations, yung mountains, lahat yan dinidil out. Ng isang kamay. And you know, in the Old Testament, lagi sinasabi na, si Lord, ginagabayan niya yung mga tao niya with a pillar of fire in the evening, tapos sa morning, a pillar of cloud. Para sa evening, hindi sila malamigan, and in the morning, hindi naman sila mainitan. Ganun sila kapag, ganun pa-powerful yung kamay ng Panginoon na kumikilos. Consider all these mighty things. Pag-isipan nyo sila, and then you look at the person beside you. Okay, anak yan ng tatay niya, anak yan ng nanay niya. But if you look at that person, every single detail in his body is figured out. Yung mata, yung ilong, yung design ng human body, definitely may... powerful na kamay na kumilos dyan. Now, what I'm trying to say is, dear friends, yung kamay na kumikilos sa universe, yung kamay na kumikilos sa nature, yung kamay na kumikilos sa bawat isang person, yun yung parehong kamay na kumikilos para sa... God's hand, mighty. And powerful is the same hands that works for you. And I would like to go back to a verse that we discussed last week. Romans 8:28 says, we know that God is always at work for the good. Good of those who love Him, and they are the ones God has chosen for His purpose. God is always at work for your good. Kumikilos ang kamay ng Panginoon. Remember, God is at work. So bago sumuko, sumuko muna sa Kanya. Pero I want you to be very conscious. What makes you think? What makes you give up? Kaya mamaya, mga friends, dear friends, when we proceed into our small groups, gusto kong pag-isip. Nyo, what is it that really gets me down? Ano ba yung talagang major thing na talagang nakaka-pull down sa akin? Secondly, I want you to think about how do I cope with it? Okay ba ako pagka I know that I'm not okay? Or laging kailangan mukhang okay kahit hindi okay? Na kailangan pag-isipan nyo. And then, later on in your small group, after you talk about these things, I want you to pray for one another. Alright? So yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga. In connection to why we need to welcome Jesus in our lives, I want you to consider these things. In life, sigurado ang tatlong bagay. Una, ipapanganak ka. Sigurado ka doon. Sinubdang ka eh. Pangalawang, sigurado ka, you will die. No? Alam mo yung pangatlong bagay na sigurado.
encounter troubles. Ang tanong lang lagi, how do you react to it? Right? So gusto ko dito tayo mag-close sa ating discussion and I want... We give you lots of time for your small group discussions. Heavenly Father, thank you for your reminders and always reminding us, Lord God, that you are at work for us. You are at work. Good of those who love you and those who call upon your name. So Father, continually I ask, pag-isipan namin itong mga bagay na ito and build a support system within us. Gamitin niyo pong support group about pati sa amin. And this is our prayer in Jesus' name.